deserve pa na maging 100 ang motivational wise. Yes. Wala na naman kayo motivational video. Ay, pero di ba motivational water? At saka motivational drink. Yes, saka motivational coffee. Ay, kano? Kaya hindi ka na-nominate, Coco. Oh. Bilang best actor. Sana lang mas madaming nakapanood. Yung pagre-regalo ni Kiray ng 1 million pesos sa kaarawan ng kanyang nanay, eh for the content only. Hello mga ka-atik, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At ito naman po si Papa Owa sa Kosin niya. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihilig sa amin at ay! Ito ka mo na! Nagpapabalat pong ahas para mas lumaki pa siyang ahas. Ha? Ganun ba yun? Ganun. Ah, okay. Ay! Well, anyway, naku, nakakaloka ito. No, huwag niyo pong ilalabas ang dila ninyo. Ay, bakit? Baka sabihin naman ano. Ano? Ay, sakbay ito. Ay! Oo, nakakaloka yung... Ano ba yun? Ay, anong masasabi niyo doon? Sa ano? Medyo ang off, no? May ginawa ni Dalai Lama. Pero nag-apologize naman siya. No? Pero siyempre, iba, sari-sari opinion niyan eh. Kaya ano ba sasabi niyo to? Ay, nakakaloka nga. Oo, Diyos ko. Pati ako naloka. Ha? Bakla na kami, parang hindi namin kayo. Ha? Diba? Nakakatabi. Oo, Diyos ko. Nung lumabas ay yung ano, yung... Ganun, dila. Oh. Sabi na lang doon ng bata eh. Oh. Eh paglabas ng dila, oh. Yan, sinabi ng bata, ina. Ha? Ba't ina? Anong ina? Tang. Ha? Ay nako, pero alam nyo, sa totoo lang, no, I'm sure kayo din medyo na... naligalig doon, ano? Mm-hmm. O anyway, mas naligalig ako dito. Ay! Saan? Content. Meron pa mas nakakaligalig doon? Hindi. Yung influencer, yung motivational speaker na si Rendon Labrador. Oh! Oo. Talagang ipinopromote niya ang kanyang 100 peso na motivational rise. Ay, oo nga. Diyan din. Iba-iba din yung opinion, di ba? Na tapos parang... bakit daw ang baba ng rating na nakuha niya sa Facebook? Baka daw pwedeng ano? Yeah. Oh, baka daw pwedeng pumunta muna ng restaurant niya yung mga tao sa kaibig. Ah. Parang siguro pinagmamalaki ni Rendon yung restaurant niya. Na kumain kayo doon, tapos sa kanya kung deserve pa na maging 100 ang motivational rise. Yes. Na pwede ka naman kayo motivational ulam. Ay, pero di ba motivational water? At saka motivational drink. Yes, saka motivational coffee. Ay, baka pati yung aircon, motivational aircon. Ah. Pati motivational CR. Siyempre, motivational door. Siyempre, kakain ka. Yung motivational plate. Ay, ako naman yung motivational score. Parang motivate sila pag bumili sila dito. Yung pag-alit nila, may mga natutunan sila ng magandang asa. Diba? Siyempre, narinigal mo naman sa magandang asan. Oo nga. Parang meron ka tinuto kay Josa. Wala naman. Dahil di ka po pag motivational, dapat may natutunan yung tao. Pero hindi, sumagot si Brian Boy. Ay? Ang controversial na si Brian Boy. Yes! Si Brian Boy na isang influencer na fashionista, di ba? Sikat lang sa fashion world. Kasi nga, di ba, katulad ni Heart Evangelista, yun, kinukuha sila ng mga brands para mag-attend ng mga event, di ba? Para magsuot ng mga outfits nila, ganyan. Ano tapos sikat na sikat siya ngayon na sa, ano, sa TikTok. Kasi nga, yung your ninang, di ba? Today was the worst. Yung ganang, di ba? Saka yung mga, ano, yung mga immigration, ano niya, kuda. Yes, saka yung ano, yung dinivorce ako ng asawa ko, kaya nag-shopping ako sa Milan. Ganon, yung mga ganyan, ano niya. Kaya leading video niya, yung mga opinion niya na iba na sa kultura nila.
Ayun, natutulad ng mga pagtulong sa mga kapamilya. Mm-hmm. Oo, yung ano yung sabi niya doon, Jose, sa pagtulong sa pamilya? Hindi obligasyon ang tulungan ng pamilya, ang mga kapitbahay, kamag-anak, kahit mag-i-help sila, hindi natin sila problema. Ganyan po yung ano, paniniwala niya. Kasi nga na, medyo matagal na rin siyang wala sa Pinas. Tapos, syempre, dahil na-experience niya yung kulturang Pinoy, kulturang Banyaga, di ba? Kaya mas na, nako-compare niya. Kaya mas nabibigyan niya ng ano, na ano ba dapat yung dapat makatarungan? Yung katanggap-tanggap, yung mga ganon, di ba? Pero, ito nga, oo nga eh. Ito nga yung motivational rise ni Rendon na 100. Kaya naman sinabi ni ano? Kasi nga daw, Nay, di ba, sabi kasi ni, ano, ni Rendon, yung motivational rise niya para ma-motivate yung mga tao na magsika para maka-afford ng 100 pesos na rise, di ba? So, ito ngayon yung sagot ni Brian Boy. Medyo matagal na akong hindi nakikisawsaw sa problema ng mga mahihirap, pero halika, patuloy na natin to. Ayoko naman po magyabang, pero sa akin po, hindi po nakaka-motivate ang 100 peso motivational rise. Kung yan lang po ang future ko, oh my god, nakakatakot, ayoko niyan. Yung standards ko po, medyo mataas. And I'm talking about my present! Yung rice namin, galing siya ng Gucci. Bale, yung 1 kilo ng rice, this is 20,000 euros. Huwag kayo na po mag-convert yan kung magkano sa pesos. Yan po yung rice na ginagamit namin to make chicken arroz caldo, diba? So no, hindi po ako namamotivate ng 100 pesos. Dito po tayo sa 20,000 euro Gucci rice. Aray! 20,000 euros times 60.60? 120,000 plus? Ano ba yung isang sako ng mga? Isang kilo doon ng Gucci rice. Ah, isang kilo pa lang yun. Wala namang Gucci rice, diba? Iretos lang nga. Baka meron, pero wala alam ko. Hindi, motivational kasi. So, doon daw siya mamamotivate. Wala. Oh, anyway, naku, siguro ito'y iintayin natin kung ano naman ang sagot ni Labator. Ay, ito kay Brian Boy, no? Pero ha, in fairness, paano mapansin siya ni Brian Boy, ha? Diba? Alam mo, kahit yung kanyang bar, no, ni Labator, no? Para siyang walang pakialam kahit hindi pinapasok or feeling niya, eh parang binoycott yung kanyang restaurant. Diba? Wala siya pa chaos. Diba? Talagang sinisay niya kung anong gusto niya sabihin. Pero ano masasabi mo na dun sa isinisisi niya yung pagka-flop nung opening ng restaurant niya kay Coco Martin? Oo, nagkamali pa nga sila ba to? Bakit? Ay, yung pala yung sa Urduha, yung sa GMA 7, yung kinukunan. Ay, pagkakasya ng Quiapo. Tapos yung picture, akala niya yun sa Batang Quiapo pa din. I'm sure, naku, sana, no, ma, maka-move on na sila pa doon dito sa Batang Quiapo. Kasi, pwede naman yung dirty lino naman. Okay. Iron heart. Kaya, iba naman din na ano, teleserye naman ng GMA. Oh, ayun nga. Ay, naputan niya na i-ordo ka. Oh. Ay, kaya lang, naipagkamali niya, kala niya, Batang Quiapo. Pakatagalit niya lang kung nakikita niyang maraming tao, Batang Quiapo. Kaya yun, eh, nakamali siya to. Ay. Oh, anyway, naaaliw na lang ako kayo dito. Talaga ba? Sa mga kuda niya, no? Oo, hindi ko kaya yung ganong pagkukuda. Hindi nakaka-motivate sa akin. Huh? Pero nakakabayo. At syempre nga ngayon, hindi pa rin sumasagot si Coco Martin. Eh, tingin mo ba sasagutin pa yan ni Direk Coco? Ay, masasagutin siguro ni Coco na ba't hindi siya na-nominate bilang best actor itong Summer Film Festival. Ano siya nakasama para sa Amang. Ba't kaya? Malay ko, wala na ako nalaman siya, Loy. Diba? Kaya nako, hintay naman natin. Baka ang next ko da naman nila doon eh. Kaya hindi ka na-nominate, Coco, bilang best actor sa Summer Film Festival. Dahil hanggang ngayon, doon ka pa rin sa Quiapo nagtitaping. Ha? Pati yun? Joke lang. Nakakaloka. Di ba? Parang baka gamitin ni Rendon, hindi naman kaya. Ay, hindi naman siguro. Nakakamotivate pa yun.
So, alam mo, nagsimula lang natin ito sa motivational rise. Ito, Ogie, hindi yung motivational rise. O, bakit? Oo, alak-alak yung mga bigat-bigat na iyan. Oh. Eh, dito kayo natutan ng tatay. Eh, sabi niya, Josa, magsaing ka na nga dyan. Kaya ang sagot ko naman, tatay, paano naman ako magsasaing? Eh, wala naman tayong bigas. Aba, Josa, matuto ka magsaing na walang bigas. Yun ang sabi sa akin. Eh, sinunod ko naman siya. Kaya na mag-aapo na kami, tinago ko ng tatay. Sabi ko, tatay, kakain na! Oh, yung pag-upo ng tatay, oh, nasaan din ang kanin? Bakit plato lamang aray? Nasaan ang kanin? Kaya ang sagot ko naman, aba tatay, matuto naman kayo kumain nung walang kanin. Oh, di ka na ako motivate din niyo? Saan mo ginawa sa'yo yung tatay mo? Ayun, sinampal sa akin ang plato. Nasaktan. Ang nanay ko na magalit na galit. Pag naawa sa pinggan. Ha? Sa pinggan? Sa pinggan. Collection niya daw yun eh. Pinggalo ka po sa kanya nung kasa. Taray, may collection ng plate. Basta hinahin sa pinggan. Salad mother. Gaga to si Josa. Oh, anyway, alam mo pang ano yun. Award winning talaga yung ano. Acting mo sa tatay mo. Ay, naku na ito. Oo, katulad ng mga nanalo sa awards, Nay. Diba, mangyak-nyak si Caleb Kari? Yes, Nay. Kasi nga, diba, history na naman na isang transgender woman ang nanalong best supporting actress sa isang ano award-giving body. Kasi nga yung una, diba, si Iyang Mina, na nanalong best actress. O, ayan. So, meron ng best supporting actress na transgender. At ang best supporting actor naman, si Kim P. De Leon. Ang bongga, diba? Madaling niya, no? Madaling. Diba? Tapos best actress naman, si Gladys Reyes para sa Apag. Diba? At ang best actor ay si Romic Sarmenta para sa About Us, Not About Us. Nakaka-intriga yung mga pelikula na yun, no? Parang masarap panoorin lahat. Kasi nga, syempre, para makita mo yung acting ng mga nanalo, pero at the same time, pati yung mga technical awards, at hinakot ito ng About Us, But Not About Us. Oh, alam mo naman ang awards, pwedeng parang 15-minute fame. Yung pagtanggap mo ng award. Pero syempre, alam mo, at the end of the day, sana lang mas madaming nakapanood ng film fest. At saka sana mas maraming manood pagkatapos ng awards night. Yun naman lagi na yung hope ng mga producers at artista. Every after awards night, kung sino yung mga nanalo, inaasahan na sana panoorin yun dahil na-curious po kayo kung bakit sila yung mga nanalo. Di ba? At alam mo, na-curious din naman ako dito kay Kiray Celis. Bakit? Eh, siyempre, ang taray ng lola mo. Talagang, ganun niya kamahal ang kanyang mga magulang. Diyos ko, birthday nung nanay, nakita-kita yan, talaga pinost niya na binigyan niya ng 1 million pesos. Wow! Bilang regalo sa kanyang kaarawan ang madir niya, no? Pero na yun, biro mo, nung birthday nung nanay niya, nang 53 years old, binigay niya ng 53,000. Nung birthday nung tatay niya, nag 63 years old, binigay niya ng 63,000. Yung nanay niya nung dating birthday, nag 56 years old, binigay niya ng 56,000. Tapos ngayon naman, hindi pa birthday, in advance niya na, na magbigay siya ng 1 million pesos. Sana Hindi kaya may jowang BOMC, Kira? Grabe ka naman, kaka! Grabe ka sa BOMC. Ang guwapo naman yun! Guwapo! Hindi naman sa dirty, ang clean-clean, di ba? At hindi old! Si Kira yung mapaipon ng tao yan, mag-ipon niya na bata. At nung sa interview ko, ganun talaga kalalim ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Di ba, nangiiyak-ngiyak pa nun si Kiray na lahat bibigay niya. Dahil alam niya yung sakripisyo ng kanyang mga magulang. At very supportive naman din talaga yung mga magulang niya. Nagkatabi kami niya sa show, kasama niya ang mga magulang at kapatid. At saka di ba na yun, may natindan tayong event. Yung mga magulang niya andun din sa labas, no? Sinintay siya. Galing! Pero may kaaway si Kiray. Sino? Senyora. Senyora, pero magkaibigan naman sila. Yung doon lang naman yan sa Facebook. Pero nakakaloka kay Kiray yung kanyang pagpapakita ng
Hi! Talagang halos kulang na lang, alisin na niya ang kanyang ratings at para ipakita niya yung flawless niyang wecha may. Oo! Niya. Parang na-insecure nga si Jeds nung nakita yung picture. At ang iniitay ng mga bakla, yung jowa naman niya sana, pakita ng puwet. Ha? Nakaloka? Diba? Ito nga, Loy, no? Hmm. Kahit sinasabi ng iba, na yung pagre-regalo ni Kiray ng 1 million pesos sa kaarawan ng kanyang nanay, for the content only. Oo, ang sabi ng iba. Wala. Hayaan mo sila, Kiray. Kung anong gusto nila isipin. Ang importante, wala silang 1M. Ano meron? Di ba? Pero yung iba naman ay, di ba, natatakot din for her. Kasi nga doon, siyempre, security. Siyempre, kung ano, alam ha, may ganun kayong pera sa bahay, ha? Yan nga lang, Loy. Handa talaga dapat si Kiray sa, ano yan, magiging ending yan. Kasi di ba, yung iba, takot talaga maglabas ng pera. Oo. Like, for the content lang yun. Mas maglalabas sila ng cheque. At least yung cheque, papel. Oo. Papel yun. Pero yung talagang, ano, cold cash. Oo. Nakakaloka, ha? Oo, di ba? Pero alam mo, at the end of the day, dito natin masisilip kung gaano kabuting anak itong si Kiray. Di ba? Yun yung nakaka-motivate. Oo. So, pinaliringan mo na naman si Rendon. Hindi, ganun yung nakaka-motivate ng mga gawain mo din, di ba? O artista na pwede natin tulad. Alam mo, Kiray, malapit ko na rin ma-achieve na mabigyan ng inay ng 1 million. Kunti na lang. Malapit na? Talaga? Kompletong 1 million na? Oo! Ay, talaga. Magkano nilang kulang? Bali, 999,000. Malayo na yung payo. Malayo pa yung payo. Malayo konti. Malayo konti yung naibigay mo. Kaya niya. Tiwala nga ako. Basta kumomotivate ako. Magbibigyan ko ako inay. Konting... Konti na lang yung kulang. Pero konti pala yung nabigay. At least malapit na. Anyway, nakakaloka. Ay, nako. Ito talagang ano, kung pangarap mo yan, na mabigyan ng 1 million ng nanay mo, ito naman, yung pangarap niya, tutuparin sa pamamagitan ng pagninegosyo. Ay! Oo. Sino? Si Aaron Villena. Ay, akala ko naman. Tutuparin niya nang maghubad ulit. Kasi, panayari nga kahubad sa IG. Oo, pero hindi, no? Alam mo, at the age of 36, no? Ano pa rin siya, no? Delicious. Fresh! Oo. Eh, kasi nung umatin kami ng birthday niya. Yes! Diba? At ang nakakaloka, Loy, yung pinuntahan nating venue ng party, aba, isa pala siya sa may-ari, no? Oo! Nakakaloka. Nakaka-motivate din, diba? Diba? Yung gold bar. Yes! O sa Along Arnais Street sa Makari. Yeah! Oo, naku, Diyos ko po. Tapos yung katabi naman nun, yung Korean restaurant, kanila rin pala. Yes! Kasosyo din siya. Oo! Kaya pa siya sa Relo Relo. Oo, yung Watchmaster. Oo. Diba? Ang dami niya negosyo, no? Oo, kaya naman na-curious ako. Siyempre, para ma-motivate din tayo lahat. Yes! Siyempre, tinanong namin si Aaron kung paano ito nagsimula. Ito ba yung kanyang fallback kung wala na mangyari sa kanyang career? Or hindi na ba siya mag-artista? Or habang wala pa, nagne-negosyo siya? Naku, Aaron, sagutin mo niya. So, well, POG, siguro ngayon kasi nag-enjoy ako. Ngayon pa lang na-enjoy yung buhay ko. Sabi nga nila, life starts at 40. So, ngayon happy ako kasi kumbaga ngayon pa lang ako nakaka-build din ng nakakaipon din somehow dahil nung time na nagtatrabaho ako, busy ako sa pag-artista. Although nag-artista pa rin naman ako, pero syempre ngayon kasi medyo 36 na nga ako. So, kumbaga kahit pa paano, nag-iipon ako in the future. Pero yun nga, sabi ko hindi ako nagmamadali ngayon kasi sabi ko happy ako dahil sa mga nangyayari sa akin, sa mga achievements ko for now, so dun muna tayo magpo-focus sa goal natin. And may mga fur babies ako kuya, ang dami na nila. So, yun pa lang, masaya na ako. Well, hindi ako mag-quit sa showbiz. Kumbaga, ito yung passion ko to eh. Kumbaga, nagsimula ako sa probinsya na dati nangangarap pumunta na Maynila. Tapos hanggang sa napunta ako na Maynila dahil mag-artista nga ako pala. Na hindi ko din in-expect. Hindi ko naman, dati gusto din mag-artista, but of course,
syempre, habang tumatagal, na-enjoy ko na. Nung medyo bata ako, 17, 18, 20, hanggang 24 ata, medyo parang, ano lang ako, happy-go-lucky lang, parang hindi ko masyado sineseryoso. But now, sobrang, ano ko na siya, kumbaga nasa sistema ko na siya. So, hindi ako mag-quit. Pero kumbaga, sabi ka nila, pag negosyo ko na, nasa sayo na yun eh. Pag may baka nang pinagkakabalahan, nasa sa tao na yan kung tatanggap ka pa rin ng mga offers from ano, mga teleserye, movies. But of course, oo naman. But yun nga, bibili lang siguro ako ngayon ng mga tatanggapin ko. Well, hindi naman ako sikat na artista, baka sabihin nyo. Tatanggap ko, ang arte naman ni Aaron, pag gusto lang niya. Hindi naman yun. Sabi ko, basta maganda yung role na ibibigay sa akin at tatatak sa tao. Yun lagi yung sinasabi ko. Kontrabida ka man, or kung ano man, di ba? So, ako yun. And, ayun, basta I'm thankful kasi kumbaga, at the end of the day, kahit medyo sa showbiz, medyo wala pa akong regular show ulit, may pinagkakabala na akong negosyo. And I think it's a blessing dahil nababalance mo din yung time at the end of the day. Pwede kang magbakasyon din, pwede kang mag-relax kahit pa paano. So, yun. So, ako, happy ako ngayon. At my age 36, ang dahil ko pa din gustong goal and through business and sa pag-artista, I think ma-achieve ko naman yung mga goals ko. Ayan! Congrats, kabayan! Pabilis siya! Kasamahin loob na kabihis. Andung po, ang saan? Ayan. Oy ha, ayan. Congratulations, Aaron! Maganda yan, ano, na tayo nakatanga lang, nakatanggod lang kung may offer sa atin. Yes. Dahil pag-arte lamang ang alam natin gawin, matrabaho, diba? Mm-hmm. Mas maganda na tinutuklas mo pa kung ano yung strength mo, mm-hmm, kung ano yung alam mo pang gawin. True. Para pagkaabalahan at pagkakitaan. Mm-hmm. Yeah, congratulations, Aaron. At saka ang sarap ng food. Ang sarap ng food. Kaya sabi ko, pag nag-Quezon City kayo, ha? Mm-hmm. So, so-show ko. Oh, ganun. Ang sarap, kwa etos. Ganun kabilib, yes, si nanay nung pinatawag ko yung chef. Oh, oh. Ang sarap. I-try nyo dyan. Oh, oh. Kabayan. Baka naman makakalibre dyan. Oh, oh. Ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito si Mama Loy! Ito ang mga mananood dyan. Ay, dito muna ang subscribers. Sana naman po, mag-subscribe na po kayo. Napakadali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode nyo at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Yeah, pag hindi nyo kayo unang una manonotify na meron kami latest update. Yes. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po nakapost yung behind the scenes nung guesting ni ano, Enchong D. Ayan, maraming natuwa nung nag-guest sa ating tindahan si Enchong. Ayan, kung paano po nangyari bago mag-take yung aming pong camera at panoorin niyo po dyan kung gano'n po kasaya. Correct. Ayan, Joseph. At dahil wala po akong vlog nung Holy Week kayo naman po, marami na naman po tayong aabangan sa akin ng mga goodbye sa video. Kaya, lagi na po mag-follow sa lahat ng aking social media account. Joseph po. Yes. At syempre pa, oy, heh? Ay, ako maraming salamat sa The Hungry Sea. Yes! Salamat na baked lasagna, baked nachos, at baby back ribs, yes, at baked salmon. Ayan, dyan yung lamang po ma-audience sa The Hungry Sea. Ayan, Diyos ko, mainit na darating sa inyo. Yes! Kaya apakasarap, wa-echos. True! Ha? Ayan, thank you so much, The Hungry Sea. At syempre pa, oy ha, yung mga kababayan natin nasa Amerika, nasa Canada, nasa some parts of Europe, kung saan man kayo nariyan, basta abot ang Sendwave. Aba, wala kayong dapat gawin. Kung gusto nyo magpadala ng pera dito sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, nako, mag-download lang kayo ng Sendwave app. Mm-hmm. Ayan. At nako, Diyos ko, i-need nyo lang yung bank account number ng inyong kaanak dito. O kaya kahit GCash. Yes! Oo. Aba, wala pa isang minuto, nasa kanila na yung pera. Correct. Ganun kabilis. Oo. Otherwise, dun kayo, ipadala nyo sa money transfer at i-pick upin na lamang ng inyong mahal sa buhay yung pera ipinadala nyo. Ganun kabilis. At
free of charge yan. Sangkapa! Oo, diba? Tapos ano yan, hindi niyo mamamalayan. Binawasan ba ko? Hindi, parang walang bawas. Diba? O, kasi nga, kumukurot lang sila doon sa exchange rate. Yes! Yan. I-try niyo yan. Ma-experience niya, bonggang-bongga. Yes. Sa mga first-timer, naku, huwag niyo po kalilimutan, ha? Yung aking promo code, O-G-I-E. Yes! Pag gusto niyo po malaman kung paano yan i-download, paano gagawin, ayan po, nandiyan sa description below. Ayan. Yan ay legit, mabilis, maasahan, efficient. Yes, diba na? Correct. At higit sa lahat, safe. Ayan. At syempre pa maraming salamat sa iconic star for my hair. Yes, alam mo yes. na kung bakit. Siyempre sa aking makeup kay Martina. Yes! Hair makeup by Martina sa Busa. Yes! Na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing! Every gising is a blessing! Mga ba ang lagi inyong inihinit sa amin? Ay! Isin ka mo na! Pwede pala si Martina sa likod, no? Kung mataas-taas lang yung energy. Oh, medyo inaantok pa yan. Pero kanina nanonood tayo ng volleyball, gising na gising. Parang ako daw yung gising na gising, Jose. Ako sa susunod, baka mamaya wala na ako muna dito sa showbiz app. Bakit? Eh, mga nanonood ako ng volleyball, ang nagbuha pa ng mga player. Ano pa ako kahit ang parang kong baby boy? Ay! Okay. Ang gagawa ko. Ano naman eh.